Sa tahimik na silid ng isang ospital, ay nabasag ang katahimikang namamayani sa buong lugar nang magsalita ang taong nakahiga sa hospital bed. Apo, Garrett. Nangihinang ani ng matandang lalaki. Yes, old man. You need something? Alam mong hindi na ako magtatagal. Pabulong pa nitong saad at makikita pang tipid ng ngiti sa labi nito habang nakatanaw sa bintana. Tila ba'y handa na ito sa mga susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na makitaan ng awa ang apo ng matanda, napailing lamang ito habang napapangisi. Don't say nonsense things. Matagal mamatay ang mga kagaya nyo. Ikaw talaga. Natatawang tugon ng matandang lalaki dahil sa kanyang naging pahayag. Alam mo, dahil sa ganyan mong mga jokes ay minsan hindi ka rin naiintindihan ng mga pinsan mo. As if I care about how they feel. Wala namang emosyon na mababaka sa mukha ng gwapong si Garrett habang sinasambit ang mga bagay na yun. Dahil sa katandaan na rin ng kanyang lolo, kaya naman halos sa ospital na ito nakatira upang mabantayan ng kalusugan nito. Kapag hindi siya busy sa opisina at pagpapatakbo ng mga negosyo, ay bumibisita siya rito upang makausap at makasamang matanda kahit panandalian lamang. Bukod sa kanya, walang ibang kapamilya nila ang pumupunta rito para bantayan man lang ang matandang lalaki. Napapakunot na lamang ang kanyang noo dahil sa inis kapag naiisip niya kung paanong kinalimutan na ng lahat ang kanilang lolo. Dahil sa lalim ng iniisip ay hindi niya masyadong narinig ang sinabi nito. Anong sabi niyo ho? Tanong pa niya. Sabi ko, lampas na ng 30 ang edad mo. Kailan mo ba ako balak na mabigyan ng magiging apo? Baka mamaya ay patay na ako, wala pa rin. Biro pa nito. Sa tingin ko ho, ganun na nga talagang mangyayari. Seryosa naman niya ang ani. Hoy, abang batang to. Pinaghalong tuwa at pagkabigla ang lumitaw sa mukha ng matandang lalaki dahil sa kanyang sinabi. Huwag mong sabihin, wala kang balak mag-asawa? Yeah, mas gusto ko pang magtrabaho kaysa maghanap ng babaeng pera lang naman ang habol. Bored niyang tugon. Ay, kung ganyan ka magsalita, hindi ka talaga makakahanap ng babaeng iibig sa'yo ng tunay. Wala naman siyang naging reaksyon sa sinabi nito, kaya napailing na lamang ang matanda dahil sa tigas ng kanyang ulo. Ay, napapabuntong hininga ito. Napangisi siya ng palihim sapagkat mukhang nakumbinsi na rin niya ito na huwag siyang kulitin tungkol sa pag-aasawang yon. Sapagkat mula nun ay wala siyang balak na bumuo ng pamilya o magkaroon ng love interest kahit kanino. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang may kumatok sa pintuan ng hospital room. Napasilay si Garrett doon sa pag-aakala na doktor lamang ang dumating. Ngunit nagkamali siya nang makita si Mr. Cruz, ang lawyer ng kanyang lolo. Matinding pagtataka ang namayani sa kanyang isipan. Oh, Carlos, ikaw pala. Good afternoon, Chairman. Ayos na ho ang ipinahahanda nyo. Sagot naman ito. Pinaghahandaan? Para saan? Nagtataka niyang tanong. Wala yun, iho. Huwag mo nang isipin pa. Garrett, hindi ka pa ba uuwi? Gabi na. Turan pa nito. Sabay silay sa dumidilim ng kalangitan sa labas ng bintana. Dito na ho ako matutulog. Tipid niyang ani. Hindi niya mawari ngunit para bang gusto pa niyang makasama ng matagal ang kanyang lolo. Kahit ngayon lang. Ngunit hindi ito pumayag. Hindi. Maaga pang trabaho mo bukas. Sige na, umuwi ka na. Wala na siyang nagawa kung hindi ang tumango at sumunod. Tumayo siya sa silyang kinauupuan at ibinaba sa maliit na table ang mga prutas na kanyang nabalatan na. Salamat, apo. You're welcome, lo. I'll be back next week. Saad niya, kaya naman napangiti ang kanyang lolo. Bago lumabas ay, tila ba may narinig pa siyang kataga na sinabi nito. Ngunit naisara na niya ang pintuan kaya hindi na niya narinig ng malinaw ang lahat. Lahat ng ginagawa ko'y para sa'yo, apo. Yun sanang tatandaan mo. Muli ay naging abala si Garrett ng mga sumunod na linggo dahil sa kanyang trabaho. Pero kahit ganun ay hindi nawawala sa kanyang isipan ng regular na pagbisita sa kanyang lolo. Hindi man halata, mula sa malaki at nakaka-intimidate niyang itsura, walang ekspresyon na mukha
at maikling pasensya na ang isang katulad pala niya ang tunay na marunong kumilala at tumanaw ng utang na loob. Mula nang mamatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang, ang kanyang lolo na ang nagpalaki sa kanya. Kaya naman ngayong matanda na ito at nanghihina, siya naman ang nag-aalaga rito. At dahil na rin sa pagtanda nito ay kasabay ng pagbagsak ng mga negosyo na hawak nito noon. Ngunit wala kahit isa sa kanilang mga kamag-anak ang tumulong at nag-abot ng malasakit. Kaya naman sa murang edad ay pilit niyang pinag-aralan kung paano maibangon ang naluluging mga negosyo ng kanyang lolo. Habang nagbabasa ng mga dokumentong hawak, ay biglang naagaw ng tumutunog niyang cellphone ang kanyang atensyon. Mabilis na gumuhit ang inis at pagkairita nang makita kung sinong tumatawag. Hindi niya yun pinansin ngunit hindi tumitigil ang pag-ring nito. Sa edad niyang 32 ay napalago niya ang negosyo ng kanyang lolo ng halos 10 beses. Kaya naman pinaghalong inis at galit ang kanyang nararamdaman kapag nagpaparamdam ang kanyang mga tiyahin at pinsan. Tulad na lamang ngayon. Dahil sa inis ay wala siyang nagawa kung hindi ang damputin at sagutin ang kanyang cellphone. "Gareth, I missed you. Kamusta na?" Mabilis niyang nailayo sa kanyang tenga ang hawak na cellphone dahil sa malakas at nakabibinging boses ng kanyang tiyahin. Alam niyang may kailangan ito kaya naman naisipan na tawagan siya. At mula noon hanggang ngayon, hindi naging maganda ang relasyon niya sa kanyang mga kamag-anak kaya hindi siya malapit sa mga ito. "What do you want?" Direkta niyang tanong. Ang mapagpanggap na boses ng kanyang tiya ay biglang naglaho. Kahit hindi niya kaharap ito ay alam na alam niya kung paano umasim ang pangit nitong mukha dahil sa inis na nararamdaman para sa kanya. "Wala naman, gusto ko lang sanang bisitahin si Papa. Pero ayaw sa akin sabihin ni Carlos kung saang ospital siya nakakonfine." Maarte nitong saad. "Ang tagal nang nakakonfine sa ospital ni Lolo pero ngayon lamang nila naisipang itanong kung saan? Psst, I'm not an idiot to know that they need something." Napapailing na saad ni Gareth sa kanyang isipan. "I already told you before, di ba?" Tipid niyang saad. Hindi ko na natatandaan eh. Saan nga ba yun?" "Don't bother. Bakit ba gustong-gusto niyong pumunta ngayon? Pakialam mo ba? Masama bang bumisita kami, ha? Kaya siguro ayaw mo kaming bumisita para mapunta sa'yo lahat ng mana mula kay Papa." Napangisi siya. Dahil lumabas rin ang gusto ng mga mukhang pera niyang kamag-anak. Nakakaalala lamang ang mga ito ngayong mana na ang pinag-uusapan. Hindi na siya umimik pa at ibinaba na lang ang tawag. Napasilay siya sa kisame at napabuntong hininga. Ang tawag na yon ang sumira sa buong maghapon niya. Kaya naman sa natitira niyang oras sa kumpanya ay may 3 pang empleyado na nawala ng trabaho dahil sa kapabayaan ng mga ito. Ang isa, malamig na kape ang dala, habang ang dalawa naman ay magchichikahan lamang habang nasa gitna ng trabaho at siya pa talaga ang topic ng mga ito, kaya instant fired agad ang naging hatol niya. Wala nang awa kung wala, pero hindi niya kayang palampasin ang mga ganoong pag-uugali, lalo na't masama ang mood niya ngayon. Bago siya lumabas ng kumpanya ng gabing yon, narinig pa niya ang pinag-uusapan ng ilang empleyado na kanyang nadaanan. "Diyos ko, nabalitaan niyo ba? 3 daw ngayon ang nawala ng trabaho. Monster talaga yung si Mr. Silvero. Kaya nga eh, walang awa." Mabuti na lamang at pagod na siya, kaya hindi na niya pinatulan ang mga ito. Bukod pa roon, hindi naman ito ang nag-iisang pagkakataon na nagtanggal siya ng empleyado dahil sa pagiging incompetent ng mga ito. Habang nagmamaneho pa uwi sa kanyang penthouse ay nahilot pa niya ang masakit na sentido dahil sa pagkirot nito. Dahil na rin sa hilong nararamdaman, dahil sa antok kaya naman huli na nang mapansin niya na may tao palang patawid. Isang malakas na sigaw ang kanyang narinig, mabuti na lamang at naiwas niya ang kotse. Nagmamadali siyang bumaba sa kotse at tiningnan ang nangyari. May babaeng nakasalampak sa gitna ng kalsada at halatang takot na takot. "Tss, I think you're fine." Walang pakialam niyang saad nang mapansin na hindi naman nasaktan ang babae. Pabalik na sana siya sa kotse nang may humigit sa kanyang braso. "Hoy, sira ulo ka pala eh. Tatakbuhan mo na lang ako. Muntik mo na akong mapatay ah." "But you're alive, di ba?" "Kaya nga muntik eh. Hindi ka ba nag-iisip?" "Tss, what do you want?" Kunot noon niyang ani. "Hoy, hindi ako scammer. Hindi ko..."
Bago nito matapos ang sasabihin ay mabilis niyang inihagis ang lilibuhin sa harap nito. That's what you want, right? Pick it up and leave. Walang emosyon niyang turan at saka bumalik na sa sasakyan. Dahil siguro sa gulat ay hindi na nagawang makapag-react agad ng babae. Iniwan na niya ito at mabilis na nagpatakbo pa uwi. Hindi naman masyadong inisip ni Gareth ang nangyaring yon, kaya muli ay nagbalik siya sa trabaho. Ang akala niya'y magiging normal na araw ito para sa kanya. Ngunit doon siya nagkakamali nang bigla nilang tumawag sa kanyang ospital kung saan nakakonfine ang kanyang lolo. Halos hindi na niya marinig ang ilang sinabi ng mga ito sa telepono sapagkat nagmamadali na siyang tumakbo para puntahan ito. Pagdating niya ron, tagaktak ang pawis sa kanyang noo at nakaramdam rin siya ng matinding kaba. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang lolo ngunit wala nang tao doon. Paalis na sana siya upang pumunta sa front desk nang makasalubong niya si Carlos, ang lawyer ng kanyang lolo. Isinama siya nito sa labas ng operating room habang sinasabi ang mga nangyari. Inatake sa puso ang kanyang lolo kaya naman mabilis itong isinugod sa ER para maisalba ang buhay nito. Napatulala na lamang siya habang nakatanaw sa labas ng pintuan ng silid na yon. Wala siyang ideya kung gaano katagal na siyang nakatayo ron. Nagising na lamang siya sa katotohanan nang biglang magsidatingan ang kanyang mga tiyahin at pinsan. My gosh! Anong nangyari kay Papa? Kamusta na si Lolo? Humahangos at tila ba alalang-alala na saad ng mga ito. Kahit alam naman niyang hindi tunay ang pinapakita ng mga kamag-anak. Napataas na lamang ang kanyang kilay nang mapagtanto ang isang bagay. Akala ko ba hindi niyo tanda kung nasa ng ospital? Walang ligoy niyang tanong. Para namang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang tiyahin nang marinig yun. Aha! Oo nga, pero nung malaman namin ang balita, bigla kong alala, hindi ba anak? Kinakabahan pa nitong tugon at nagawa pang tanungin ang sariling anak. Oo, tama si mama. Pagdepensa pa ng kanyang pinsan na si Elric. Napailing na lamang siya dahil sa palusot ng mga ito. Ibig sabihin ay tama ang hinala niya. Alam ng kanyang mga kamag-anak kung nasaan ang kanyang lolo. Pero kahit minsan, ay hindi na mga ito nagawang dumalaw. At kung kailan mamamatay na ito, saka lamang sila biglang magsusulputan. Mula nang dumating ang mga ito, ay naging magulo na ang buong lugar, lalo na nang lumabas ang doktor. Nalaman nilang kailangan sumailalim sa operasyon ng kanyang lolo upang maisalba ang buhay nito. Nagsimula nang mag-iyakan ang kanyang mga kamag-anak na tila ba concerned na concerned sa matanda. Pero ang isang bagay na hindi niya matanggap ay ang narinig mula sa mismong bibig ng kanyang tiyahin. Matanda na si Papa. Baka hindi na kayanin ang kanyang katawan ng operasyon. Paano ba yan? Parang nagdilim ang kanyang paningin dahil sa narinig. Kung magsalita ang kanyang tiyahin ay tila ba gusto na lamang na mga itong mamatay ang kanyang lolo upang makuha ang pera at mana. Are you for real? Hindi makapaniwala niyang ani. Totoo naman, Gareth. Tanggapin mo na matanda na si Papa. Hindi na siya kagaya ng dati na laging mag-aalaga sa'yo. Pagpahingahin mo na siya. Maawa ka naman. Paninisip pa sa kanya ng mga ito. No. If there's even a 1% chance that he will recover, I will gladly take it. With or without your consent. Seryoso niyang ani. Gusto pa sanang tumutol ng mga ito ngunit siya ang nakaregister na guardian at family member ng matanda. Dahil nga simula nang maospital ang kanyang lolo, ay siya lang naman ang nag-iintindi rito. Kahit ang halos manhid na niyang damdamin ay nakaramdam pa rin ng awa para sa kinalalagyan ng kanyang lolo. Sa mga sumunod na araw ay natuloy ang operasyon at walang nagawa ang kanilang mga kamag-anak upang tumutol. Pero dahil halos wala nang pag-asa ang pag-recover nito, kaya nagdemand ang kanyang mga tiyahin sa lawyer ng kanyang lolo na ipabasa na ang last will nito. Mga mukhang pera talaga. Isip-isip pa niya habang magkakaharap sila ngayon sa opisina ni Mr. Carlos. Bakas rin sa mukha ng trusted lawyer ng kanyang lolo ang hindi maipaliwanag na emosyon habang binubuksan ang envelope kung saan nakalagay ang handwritten na last will ng matanda. Para naman mga bulating hindi mapakali ang kanyang mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan sapagkat inaasahan ng mga ito na malaki ang makukuhang mana.
Pero mabilis na nagbago ang ihip ng hangin matapos basahin ng lawyer ang nakasaad. At sa buong sulat ay walang nabanggit na mana o iniwang ari-arian para sa kanyang mga pinsan. Teka! May mali yata sa binasa mo, Mr. Carlos. Bakit wala man lang ang pangalan ng mga anak ko riyan? Hindi maintindihan tanong ng mga ganid na tiyahin niya. Ibig sabihin lamang po nun ay walang iniwan si Chairman para sa mga anak ninyo. Sinasabi mo bang kay Garrett niya ipinamana ang lahat? Galit na sigaw ng kanyang tiyuhin. Masamang tingin naman ang natanggap niya mula sa mga pinsan. Umupo naman siya ng maayos at hindi binigyang pansin ang mga ito. Ito na nga bang sinasabi namin eh. Kaya lagi mong inilalayo sa amin si Lolo. Kasi gusto mong makuha lahat ng yaman niya. Ako sa pasakanya ng mga walang kwenta niyang pinsan. Nang mga panahon na nalulungkot at naghihirap sa ospital ang kanyang lolo, ibinaba niya ang kanyang pride at tinatawagan ng kanyang mga kamag-anak upang bisitahin at dalawin man lang ang matanda. Ngunit walang pumunta. Tandang-tanda pa niya ang mga salitang lumabas sa bibig ng magagaling niyang kapamilya. Wala kaming oras. Kumuha ka na lang ng nurse na mag-aalaga sa kanya. Tss! Mas gugustuhin ko pang mag-bar hopping kaysa magbantay sa matanda, no? Nagpapatawa ka ba? Ew! Ako bibisita sa ospital? Baka kung ano pang sakit ang makakuha ko dyan. Yuck! Kung hindi mo kayang alagaan, iwan mo na lang dyan. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya at galit pa yon para sa mga kapamilya mismo niya. Nang magbalik sa kanyang isipan ang masasakit na salitang sinabi ng mga ito noon. Tatayo na sana siya upang talulan ang pinsan niyang yon nang biglang takot na nagsitayuan ang mga ito at handa nang umalis. Bago sumarang pinto, rinig pa niyang sigaw ng kanyang tiyuhin. Hindi pa tutapos. Makukuha namin ang para sa amin. Napailing na lamang siya at muling napasandal sa sofang kinauupuan habang nagpapahingay muling nagsalita ang lawyer. At ang mga sunod na sinabi nito ang bagay na hindi niya matanggap at maintindihan. What the heck did he mean? I need to marry this Lara Jimenez to secure the inheritance? Yes, nakasaad din rito na kung sa loob ng isang buwan ay hindi mo magawang pakasalan ng dalagang to ay mapupunta lahat sa iyong mga kamag-anak ang properties at negosyo ni Chairman. Are you kidding me? No sir, hindi yun mababago dahil yun ang nakasulat rito. Kung gusto mong mapanatili sa iyong lahat ng mana, kailangan mong gawin ang last request ni Chairman. The heck! Hindi rin makapaniwala niyang ani. Ang mabuhay ng mahirap ay normal na bagay, lalo na sa mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang mataas na posisyon sa lipunan. Pero paano naman kung mahirap na nga, tapos pangit pa? Di lalo nang nawala ng lugar sa mundong to. Gustong matawa ni Lara dahil sa mga iniisip niya habang nasa gitna ng trabaho sa isang karinderya. Lara! Ibigay mo atong order sa table 5. Mabilis naman siyang lumapit sa kinalalagyan ng cook para abutin ang order na yon. Kaya siguro natutulala na naman siya ay dahil sa pagod. Ang karinderya kasi niyang pinagtatrabahuhan ay malapit sa isang school. Tanghali ngayon kaya napakaraming mga estudyante, guro at pati mga empleyado na nagtatrabaho sa malapit na factory ay kumakain rin dito. Matapos niyang makatalikod dala ang tray ng pagkain, rinig pa ni Lara ang ibinulong ng isang babaeng estudyante na nasa counter. Tatlong mga babae ito na halatang walang ibang ginagawa sa eskwelahan kung hindi ang kumikay at magpapansin lang sa mga lalaking kaklase. Tulala si girl. Nangangarap ata na gaganda pa siya. Bulong nito at sinamahan pa ng nakakairitang tawa. Siyempre, full support ang kanyang ilang kasama. Mabilis na napuno ako ng inis, kaya naman nakangiti ko silang hinarap. At least ako nangangarap lang gumanda at may pag-asa pa yon. Kayo, nangangarap magkautak pa. Sad to say girls pero yan ang imposible. Anya, sabay irap sa mga ito. Mabilis na rin siyang tumalikod at dinalang pagkain sa table number 5. Gusto man niyang malungkot pero mahigit sa 20 taon na niyang naririnig ang mga pangungutya na yan. Kaya naman nasanay na rin siya. Bukod pa ron, pangit man ako sa inyong paningin, hindi ko naman kayo sasantuhin. Napapangising isip-isip pa niya habang nakatingin sa nakakainis na mukha ng mga customer. Ito po ang order nyo. Magalang niyang ani habang nakangiti, sabay dahan-dahang inilapag ang tray sa mesa.
Tiningnan pa siya ng mga customer sa table na parang diring-diri. Ang iba naman ay natatawa at napapailing pa. Anong itinatayo-tayo mo riyan? Alis na! Nakakawalang gana ka. Pagtataboy pa nito sa kanya. Gusto man niyang patulan pero pansin niyang dumadami ng mga tao rito. Kaya naisip niyang mas mabuting atupagin na lamang yon kesa makipagtalakan sa mga batang to. Mabilis na umalis na lamang siya sa harap ng mga ito para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Nakasalubong naman siya ni Ate Risa na kanyang katrabaho. Ninitian siya nito at sinabing huwag nalang pansinin ng mga kabataang yon. Hayaan mo na sila, Lara. Anito pa, sabay tapik sa kanyang balikat. Tumango naman siya bilang sagot dito. Matapos ang nakakapagod na araw ay nakangiti at malambing na tiningnan si Lara ng mabait na may-ari ng karinderya. Matanda na ito at itinuturing siya na parang tunay na apo. Kaya naman kapag kailangan niya ng tulong at pera, ay pinapautang siya nito. Iha, heto ang sahod mo sa araw na ito. Anito, sabay abot ng 250 pesos. Masaya naman niya yung tinanggap bago nagpasalamat. Una na po ako, Lola Helen. Pagod man ay masaya pa rin siyang kinawaya ng mga ito. Habang siya'y papaalis, nagpaalam din siya sa kanyang mga kasama sa trabaho bago umuwi. Lumubog na ang araw kaya naman madilim na ang paligid. Ang magtrabaho ng halos 10 oras nang walang tigil para sa 250 pesos ay masasabi niyang maswerte pa. Dahil sa kaitsurahan na meron siya, awa na lang nang tanggapin siya ni Lola Helen sa trabaho. Sa dami ng kanyang pinag-applyan, walang tumatanggap sa kanya kung hindi si Lola Helen at ang mga tao sa palengke lamang. Mukhang pampalengke lang talagang beauty ko ah, isip-isip pa niya. Habang naglalakad pa uwi, napatingin siya sa glass window ng isang tindahan ng damit. Mula doon ay kitang-kitang kayumangging balat, sabog at magulong buhok at puno ng tagyawat na mukha. Sino nga bang hindi mandidiri sa itsurang to? Bulong pa niya sa kanyang isipan. Napayuko na lamang si Lara at nagpatuloy na sa paglalakad pa uwi. Matagal na niyang tinanggap ang katunayang pangit siya. Ang mga tao lamang sa kanyang paligid ang wala atang balak na tigilan siya. Heist! Dami nilang oras basta sa mga walang kwentang bagay. Napapailing na saad niya sa sarili. Gabi na at malayo pang lalakarin ni Lara. Ayaw naman niyang mabawasan ng perang pinagtrabahuhan para sumakay pa uwi. Kaya nagtsatsaga na lamang siyang maglakad. Ipambibili pa kasi nila yon ng bigas at ulam pag-uwi. Mas binilisan na niya ang paglalakad sapagat alam niyang gutom na ang kanyang mga kapatid at nanay. Anak, pagpasensyahan mo na ako ha. Kung sana eh, hindi ako nagkasakit. Sana natutulungan kita sa pagtatrabaho. Nahihirapan at kinakapos sa hininga na saad ng kanyang ina. Napangiti naman siya ng mapait habang pinunasan ng payat na braso nito. Ilang taon na rin ang mastrok ang kanyang nanay na naging dahilan ng pagtigil niya sa pag-aaral at lalong paghihirap ng kanilang pamilya. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama at dahil siya nga ang panganay sa tatlong magkakapatid, kinakailangan niyang isakripisyong lahat para buhayin ang mga ito. Bukod sa karinderya, ay maiba pa siyang pinagkukuhanan ng pera. Tumutulong siya sa palengke para magbenta ng gulay at magbitbit na rin ang mabibigat na pinamili ng mga customer. Kahit pabarya-barya lang ang nakukuha niya ron ay ayos lang, basta may maipon at maiuwi siyang pera para sa kanyang pamilya. Ang dalawa niyang kapatid ay mga bata pa, kaya pilit niyang iginagapang ang mga ito para makapag-aral. Mabuti na lamang dahil mababait ang mga ito at masunurin. Kahit walang baong pera at kahit kapos ang pagkain, wala rin silang mga bagong kagamitan sa paaralan ay nagtsatsaga pa rin silang mag-aral. Huwag niyo na hong isipin yun, Nay. Magpahinga na lang ho kayo dito sa bahay. Ani Lara sabay sawsaw ng tuwalya sa tubig. Alam niyang hindi ginusto ng kanyang ina na magkaganito. Nasobrahan kasi ito sa pagod noon kaya napabayaan ang sariling kalusugan. Wala na silang magagawa dahil nasa ganito na silang sitwasyon. Ang kailangan nilang gawin ay manatiling buhay at nagpapatuloy. Kahit pagod sa buong maghapon ay kinakarir na rin niya ang pagtuturo sa mga nakababatang kapatid. Ate, tama po bang sagot ko? Tanong pa ng bunso nilang si Adrian. Sinilip naman ni Lara ang papel nito at binasa ang sagot. Oo, tama nga. Ang talino naman ng bunso namin. Pagpuri pa niya.
Napangiti naman ito at ipinagpatuloy ang pagsagot ng assignment. Naisip ni Lara na kahit wala man silang maayos na buhay, masasabi naman niyang kayamanan ng pamilya. Bago ang lahat, sila munang tumanggap at nagmahal sa kanya. Habang ang isa naman niyang kapatid na si Joseph ay naguhugas ng pinggan, ito rin ang tumutulong sa kanya sa gawaing bahay tulad ng paglalaba at paglilinis. Kinabukasan, maagang umalis si Lara upang magtrabaho. Habang palabas sa squatters area na kanilang tinitirhan, ay nakasalubong pa niya ang kapitbahay na si Raul. Uy, magandang umaga, Lara. Magandang umaga rin po, Kuya Raul. Bati niya pabalik. Oo nga pala, iha. May sasabihin ako sa'yo. Lumingali nga muna ito sa paligid bago bumulong sa kanya. Ano ho yun? Mag-iingat kayo palagi, ha? Hindi ko alam pero may mga kalalakihan na naghahanap sa'yo mula kagabi pa. Po, parang imposible naman ho yan. Wala naman ho akong naaargabyado. Napapakamot sa ulo pa niyang tugon. Yun na nga rin ang sabi ko. Basta, walang masama na mag-ingat, ha? Paalala muli nito. Sige po kuya, salamat ho. Habang naglalakad pa alis ay nagkibit-balikat pa siya sapagkat siguradong hindi siyang hinahanap ng mga taong yon. Unang-una na, hindi siya mukhang mayaman para makidnap. Sinong kikidnap sa itsura kong to? Baka atakihin pa sila sa puso kapag nakita nila ako. Sigurado talaga akong hindi ako hinahanap ng mga yon. Natatawa pa niyang bulong sa sarili. Hindi nagtagal ay nakarating na rin siya sa karinderya ngunit malayo pa ay may napansin na siyang kakaiba. Mukha kasi sa labas ng maliit nilang karinderya ay may nakapark na itim na kotse at mukhang mamahalin nito. Ate Risa, ano pong meron? Pabulong pa niyang tanong nang makitang katrabaho. Hindi ko rin alam Lara pero parang may hinihintay ata siya. Anito sabay turo sa lalaking nakaupo sa monoblock nilang silya sa loob ng karinderya. Nakatalikod ito kaya hindi niya nakita agad ang itsura ng lalaki. Pero sa presensya pa lang ito ay masasabi mo na talagang hindi ito basta-basta. Sa malaki at broad nitong balikat ay matatakot ka. Siguro dahil sa pagtitig niya kaya naramdaman ito at lumingon sa kanya. Mabilis nang laki ang kanya mga mata sa gulat. Hindi man halata pero parang ganun na rin ang naging reaksyon ng lalaki nang makita siya. Ikaw? Walang hiya ka? Ang lakas din naman ang loob mong magpakita pa sa akin. Malakas niyang sigaw nang mapagtanto kung sino ito. Lalo namang nawala ng gana ang ekspresyon ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. Mula sa kanyang bagay kinuha ni Lara ang perang ibinato nito sa kanya nang gabing magkita sila. Kahit kailangan niya ng pera hindi niya magawang gamitin ang perang galing sa buwisit at mayabang na lalaking ito. Kahit ibinato na niya sa mukha nito ang pera dahil sa galit at pinagtitinginan na ito ng mga taong narito, ay wala pa rin mababakas na emosyon sa gwapo nitong mukha. Hayan ang pera mo! Hindi ko yan kailangan! Inis na sigaw muli ni Lara, pero ang sinabi nito ang nakapagpatahimik sa lahat. Ang daldal mo! Kala mo naman ang ganda mo! Kaswal na saad nito. Halos sumabog naman siya sa galit dahil sa narinig. Abat! Naghahanap ata talaga ng away ang lalaking to ah! Isip-isip pa niya. Sasampalin na sana niya ito nang mahuli nito ang kamay niya. At sa halip na itulak siya palayo ay mas hinigit pa siya nito palapit. Kaya napasalampak siya sa matigas at matipuno nitong dibdib. Ang init rin ng katawan nito. At napakabango pa. Malakas na singhap ng mga nakakitang nakapagpabalik sa kanyang ulirat. Kaya sinubukan niyang itulak ito ngunit napakalakas nito. Can I borrow her for a moment? Tipid nitong tanong sa kanyang mga katrabaho. Napatangulang naman ang kanilang cook. At napahagik-hik naman sa tuwa si Lola Helen habang nakatingin sa kanila ng lalaking ito. Ha? Pero Lola Helen! Ikaw Lara, hindi mo man lang sinabi na may gwapo at mayaman ka palang boyfriend ha? Pangaasar pa sa kanya ni Risa. Anong boyfriend? Hindi ko... Sige na sir, ikaw nang bahala dyan kay Lara ha? Enjoy your date! Wala na siyang nagawa dahil kinaladgad na siya ng lalaking ni pangalan ay hindi niya alam. Papasok sa magara nitong kotse. Ano bang kailangan mo? Kidnapping to! Isusumbong kita sa pulis! Can you shut up? Nakakairit ang boses mo. Saad pa nito habang may inilalabas na brown envelope. Ako pa talaga ah! Ikaw tong kidnapper! Inis niyang sigaw at pilit binubuksan ang pintuan ng kotse ngunit ayaw nitong bumukas kahit anong gawin niya. Tss! Read this! Kunot noo pa nitong saad
sabay hagis sa kanya ng envelope. Na-curious naman siya kaya kinuha niya yon at binasa. Ngunit habang tumatagal ay parang mas lalo siyang naguguluhan sa kanya mga nababasa. Hindi ko gets. Of course, you're an idiot. Tugon naman ito na tila hindi na nagulat. Sira ulong, hindi yun ang ibig kong sabihin. Inis niyang ani at inihampas pa sa dibdib nitong papel na hawak. Hindi naman siya normal na mainitin ang ulo. Sa totoo nga niya ay mahaba ang pasensya niya. Pero bakit pagdating sa lalaking to'y parang mabilis na kumukulo ang kanyang dugo dahil sa inis? Sigurado si Lara na ang pagkakakilala sa kanya ng lalaking to ay hindi siya marunong bumasa dahil mahirap lamang siya. Ang hindi niya maintindihan ay ang mga bagay na nakasulat sa kontratang to. Una, kailangan ay maikasal siya sa loob ng isang buwan. Pangalawa, babayaran siya nito ng 2 milyon kapalit ng peking kasal na yon. Hindi ako magpapakasal sa iyo, no? Hindi ko nga alam pangalan mo eh. It's already stated there. Anito pa. Garrett ang pangalan mo? Tanong pa niya habang napapasilip sa gwapo pero nakakairitang mukha ng binata. No, it's him. Bored na saan nito sabay turo sa driver ng kotseng kinalalagyan nila ngayon. Eh Kuya Garrett, ba't mo ako gustong pakasalan? Naguguluhan niyang ani habang kinakalabit ang driver. Tiningnan lang naman siya ng driver at napangiwi pa. Napa-facepalm naman ang katabi niyang lalaki. Lalo naman siyang naguluhan dahil sa reaksyon ng dalawa. Maya-maya pa, hindi na ata nakatiis itong katabi niya at hinawakan na siya sa pisngi at iniharap sa direksyon nito. Tss, how stupid can you be? Obviously, I'm Garrett. Anito. Eh, ikaw ang may sabing siya si Garrett tapos ngayon na kung sasabihan mo ng stupid. Ikaw nga itong stupid eh. Hindi ko binabawi ang sinabi ko kanina. Hindi ako magpapakasal sa'yo, no? We're just pretending, you know? Hindi kita pakakasalan ng tunay. Inip na saad nitong tugon na para bang iyon ang pinaka-obvious na bagay sa mundo. Kahit na, wala akong pakialam. I'll give you 2 million. Pangungumbinsi pa nito. Kahit na. Pagmamatigas pa niya. Hinding-hindi niya ibibenta ang puri niya. Just call me if you change your mind. Anito habang marahang hinihilot ang sentido. Hindi naman niya tinanggap yon at pasalyang lumabas ng kotse. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin ha. Anya pa. Pakiramdam ni Lara ay para siyang prostitute na binibili nito. Mahirap lang siyang tao pero may dignidad siya. Hindi siya lumingon matapos iwan si Gareth doon. Nang buong maghapon na yun ay naging tampulan pa rin siya ng tukso dahil sa nangyari. Akala talaga ng kanyang mga kasama sa trabaho ay nobyo niya ang masungit at buisit na lalaking yun. Uy, congrats Lara, naka-jackpot ka sa boyfriend ah. Natatawa pang biro ng mga ito habang nagsasara sila ng karinderya. Napailing na lamang siya dahil kahit ano namang sabihin niya ay hindi maniniwala ang mga ito. Salamat po Lola Helen. Pagpapaalam niya rito bago umalis. Ngunit sa sidewalk na kanyang dinadaanan ay napansin pa niya ang calling card na ibinibigay sa kanya ni Gareth kanina. Wala sa sariling pinulot yon. Gareth Silvero? Tahimik na pagbasa pa niya sa pangalan ng aroganteng lalaking yon. Inilagay na lamang niya yon sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Akala ni Lara matatapos na ron ang lahat. Ngunit matigas ang ulo at talagang makulit ang binata sa pagsuyo sa kanya. Kinabukasan ay muli itong bumalik sa kanyang trabaho. Ano na naman bang ginagawa mo rito, ha? Eating. What else? This is a restaurant, right? Napapakibit balikat pa nitong saad sa kanya. Pagsilip nga naman niya sa harap nito, napansin niyang may isang tasa ng kape at pansit doon. Ang kalain mo nga naman. Buti nasisikmura niyang pagkain na mahihirap. Napapataas kilay pa niyang saad sa isipan. Ewan ko sa'yo. Pagkakain mo, umalis ka na. Bulong niya. Hindi naman ito nagsalita kaya nagsimula na siya magtrabaho. Sa mga sunod na oras ay naging abala na siya kaya naman hindi niya napansin na bakante ng upuan kung nasaan si Garrett kanina. Oh, sinong sinusulyapan mo dyan, Lara? Ah, wala naman po, Lola. Mabilis niyang pagtanggi at iniwas ang tingin. Woo! Kung ang hinahanap mo ay ang gwapo mong boyfriend, ayun, kanina pang nakaalis. Pagsabat naman ni Risa sa usapan nila, muli ay inulan na naman siya ng panunukso ng mga katrabaho. Hindi na lamang siya nagpapaapekto.
Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay wala pa rin pinagbago ang lahat. Kada umaga dumarating si Garrett sa karinderya para kumain ng agahan at kulitin siya. Ilang beses na niyang sinabi na wala siyang balak na tanggapin ang iniaalok nito. At ipinaalam na rin niya sa binata na ayaw na niyang makita pa ito sapagkat lagi lamang siyang inaasar ng mga katrabaho. Pero sa halip na makinig ang binata ay hindi. Mukhang may sapak yata talaga ito sa utak eh. Sapagkat ng mga sumunod na araw ay mas nagulat siya nang dumating ito sa karinderya. Ay! Nagulantang si Lara dahil sa malalakas na irit at sigaw mula sa mga customers nila. Napalingon siya at halos mahimatay nang makita si Garrett na may dalang isang malaking bouquet ng mapupulang rosas. Mukhang pinaninindigan na talaga nito ang mga chismis at usap-usapan tungkol sa kanila. Habang nakatulala at hindi makapaniwala ay nakaramdam siya ng mahinang pagsiko sa kanyang tagiliran. Napalingon kay Lola Helen na kanyang katabi. Lumapit pang matanda at bumulong sa kanya. Iha, kung ano man yung pinag-aawayan nyo, patawarin mo ng nobyo mo oh. Saad pa nito? Halos panindigan naman siya ng balahibo dahil sa sinabi nito. Diyos ko, yung mukhang yan bang nansusuyo? Isip-isip niya habang nakasilay sa walang ekspresyong mukha ni Garrett. Ni hindi nga niya alam kung anong tunay nitong pakay at bakit siya pang gusto nitong gawing fake wife. Simula ng araw na yun ay wala pa rin palya ito sa pagbisita sa kanya. Ngayon nga, pagkatapos magsarado ng karinderya, ay napansin niya ang pamilyar na kotse sa gilid ng kalye. Gusto sana niyang magtago at dumaan sa ibang direksyon pero nahuli siya nito. Where do you think you're going? Wala naman. Bakit ba nandito ka na naman? Huwag mo sabihin na kakain ka, isarado ng karinderya namin. Of course not. I'm here to send you home. Hala, service ba kita pa uwi? Napapataas ang kilay na komento niya. No? O hindi naman pala. Just get in. Pagputol pa nito sa kanyang sinasabi. Ha? Ayoko nga. Reklamo pa niya ngunit nang makita ang seryoso nitong ekspresyon at hindi nagbibirong tingin, kaya napayuko na lamang siya. Get in. Anito pa, gamit ang malamig at malalim nitong boses. Sabi ko nga eh. Napapangusong tugon pa niya at sumama dito pabalik sa kotse nito. Dahil walang driver, magkatabi sila sa unahan. Tahimik lamang si Garrett sa kanyang tabi habang siya naman ay napapatanaw na lamang sa kalsadang kanilang dinadaanan. Dahil medyo madilim ng paligid kaya naman mas nag-reflect sa bintana ng sasakyan ang mukha ni Garrett kaya nagawa niya itong titigan. Marami siyang gustong itanong rito ngunit hindi naman niya magawa. Nagbabakasakali si Lara na kapag nainip si Garrett ay hahanap na lamang ito ng babae na magagamit bilang fake wife. Ay, sana naman hindi na bumalik ang lalaking yun. Bulong ni Lara habang nag-aayos ng higaan nila. Ano po yun ate? Ha? Ah, wala naman bunso. O sige na maligo ka na. May pasok pa kayo sa school ngayon. Pagtataboy pa niya sa kapatid. Hanggang ngayon ay hindi alam ng kanyang pamilya ang tungkol kay Gareth at sa pagsusungit nito sa kanya. Habang naglalakad papunta sa trabaho, ay muling nagawi sa binata ang kanyang isipan. Halos 2 linggo na nang magkakilala sila at simula nun ay hindi na natahimik ang kanyang buhay. Bigla-bigla na lamang kasi itong sumusulpot sa kanyang trabaho para dalhan siya ng kung ano-ano. May pagkain, cake at iba pa. Pero ang hindi mawawala ay ang bulaklak. Daig pa nito ang tunay na manliligaw dahil sa matinding panunuyo sa kanya. Tuwing hapon ay wala rin itong palya sa paghatid sa kanya pa uwi. Mabuti na nga lamang at sa medyo malayo siya nababa para hindi sila makita ng mga kapitbahay. Kahit hindi lingid sa kanyang kaalaman ay may kailangan lamang sa kanya si Garrett kaya ganito ang trato sa kanya ay hindi mapigilan minsan na maisip na bakit sobra naman ata ang pagtsatsaga nito para lamang mapapayag siya sa kasunduan na alok nito. Hindi kaya gusto niya talaga ako? Medyo kinikilig pang anya sa sarili pero mabilis rin naman niya itong pinigilan sapagkat alam niyang imposibleng mangyari yon. Sa itsura at pagkatao ni Gareth, naniniwala si Lara na wala sa puso nitong pagmamahal ng tunay. Nako, walang kalav-love bones ang isang yon. Imposible talaga. Napapailing pa niyang bulong. Dahil sa kung ano-anong iniisip niya,
ay hindi niya namalaya na nakarating na pala siya sa may tapat ng kanilang karinderya. Pero may mali rito. Teka, bakit sarado pa? Naisip niya na baka magbubukas din ito maya-maya, kaya naghintay siya sa labas. Ngunit ilang minuto nang lumipas pero wala pa rin. Wala rin naman siyang cellphone para tawagan si Lola Helen. Hindi nagtagal ay napaupo na lamang siya sa gilid dahil sa inip at ngalay. Dahil medyo antok pa rin kaya napasiksik na lamang siya sa pader ng tindahan. Hindi naman niya inaasahan na makakatulog pala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng mahinang pag-alog sa kanyang balikat at pagtapik sa kanyang pisngi. Himig niya habang nagkukusot ng mata. Ngunit mabilis na laki ang kanyang mata sa gulat nang makita ang taong kaharap. Gareth! Anong ginagawa mo rito? I'm going to ask you the same thing. Sagot naman ito sabay tingin sa saradong tindahan. Hindi ko rin alam kung bakit sarado eh. Wala naman akong cellphone para tawagan sila. Napapakamot sa ulo pa niyang saad. Laking gulat pa niya nang bigla itong dumukot sa bulsa at iabot sa kanyang mamahalin itong cellphone. Call them. It's still dark. And you're here alone. Utos pa nito. Sa hindi malamang dahilan ay napangiti siya. Mukhang kahit konti pala eh, nag-aalala rin ito para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay may sumagot rin sa kanyang tawag. Ganun po ba? Magpahinga po kayo, Lola Helen. Opo, okay lang po ako. Sige po, bye. Ani Lara at saka ibinaba ang tawag. Nandito pa rin sila sa labas ng tindahan habang nakatitig lamang sa kanya si Gareth. Lumapit naman siya rito para ibalik ang cellphone. Salamat, eto oh. Are you going home now? Hindi no, hindi ako pwedeng umuwi hanggat wala akong kinikita. Kailangan ko pang bumili ng gamot ni nanay ngayon, kaya sa ibang araw mo na lang ako kulitin. Sagot naman niya sabay sukbit ng bag. Nagpa siya si Lara na magtungo na lamang sa palengke ngayon. Habang naglalakad palayo ay naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya, kaya lumingon siya. Hindi nga siya nagkamali. Nasa likod lamang niya ang kotse ni Gareth. Dahil sa ingis ay tumigil siya sa paglalakad. Ano na naman ba? Umuwi ka na! Where are you going? Basta, wala ka na roon. Masungit pa niyang sambit pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa kanya. If I would give you money, would you agree to get inside my car? No way! Ayan ka na naman eh. Hindi lahat ng bagay na bibili mo gamit ang yaman mo. Yeah, I guess so. Ngunit nang marinig yon, at makitang malungkot na ekspresyon sa natural na walang emosyon nitong mukha, ay nakaramdam si Lara ng kakaiba. San mo ba ako isasama? Nagigilty niyang ani. Kahit naman hindi pa sila lubusang magkakilala, masasabi niyang masanay na siyang makita at makasama ang buwisit na lalaking to. I'm just going to send you wherever you wanna go. Pabulong pang ani to. Tunay ba? Of course. Tila ay may kung anong humigit sa puso ni Lara nang makita ang bahagyang pagngiti sa gilid ng labi nito. Sa huli ay sumakay na rin siya at pakiramdam niya ay good mood itong kasama niya. Hindi na lamang sana niya papansinin nang bigla siyang alukin. I bought you some breakfast. Eat. Pagsilip niya sa ibinigay nitong paper bag, may pagkain nga yung laman. Hindi rin nagtagal ay nakarating sila sa palengke. Akala niya ay aalis na ito at iiwanan siya. Ngunit doon siya nagkamali. Namangha na lamang si Lara sapagkat parang wala itong pakialam kahit madumihan ang maganda nitong kasuotan. Matulungan lamang siya sa pagbubuhat ng mga pinamili ng mga customer sa palengke. Pinagtitinginan nga ito ng mga tao ron, karamihan ay mga kababaihan pa, dahil sa tikas at kagwapuhan na meron itong peke niyang manliligaw. Nang hapon na yun ay kumita sila ng marami dahil sa lakas ng karisma ni Gareth. Ngayon habang pauwi, napadaan sila sa may baywalk para makapagpahinga. Dahil sa awa ay nagawa pa niyang punasan ito ng pawis. Napaiwas lamang ito ng tingin sa kanya na akala mo ay nahihiya. Pigil na napangiti siya dahil sa nakitang kakaibang ekspresyon nito. Habang nagpapahangin at nakatanaw sa malawak na dagat, ay bigla siyang naglakas ng loob para itanong kay Gareth ang mga bagay na gusto niyang malaman noon pa. Gareth, bakit ba nagpapakahirap ka pang kulitin ako? Kung pwede ka naman kumuha ng ibang babae na magiging fake wife mo. You're the one I need. Walang paligoy-ligoy nitong ani. Gulat naman siyang napalingon rito
Muli ay nag-assume si Lara na baka nga gusto talaga siya ng lalaking ito. Pero naglaho ang lahat nang marinig niyang sunod nitong sinabi. I need you to get my inheritance. Ah, para sa mana. Napapangiti ng mapait niyang ani sa kanyang isipan. Akala pa naman niya'y totoong may nagkakagusto sa kanya tulad ng mga nababasa niya sa pocketbooks. Pero hindi pala talaga yon ang tunay. Napahinga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Naikatok ni Gareth ang mga daliri sa kanyang table dahil sa inip na nararamdaman. Halos ilang linggo na nang simulan niyang ligawan ng dalaga, mapapayag lamang ito sa kanyang alok. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito pumapayag sa kanyang gusto. May dignidad nga yata ang babaeng yun. Isip-isip niya dahil sa paghanga. Bukod pa roon, kapag naiisip niya kung anong magiging reaksyon nito, kapag nakikita siya kada umaga, kaya naman kahit busy siya, hindi niya mapigilan ang sarili na hindi puntahan si Lara. Pakiramdam niya ay nasasanay na rin siya nakausap at kasama ang dalaga. Minsan kahit naririto siya sa opisina, basta naalala niya si Lara, ay hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Ngunit ang panandaliang kasiyahan na yun ay naglalaho kapag naiisip ni Gareth na nauubusan na siya ng oras, sapagkat alam niyang kumikilos na rin ang kanyang mga kamag-anak upang ipawalang bisa ang last will ng kanyang lolo. Hindi siya nababaliw para umupo lang dito at hayaan na kunin at kamkamin ng mga ganid niyang kapamilya ang negosyong pinaghirapan nilang ibangon at itayo ng kanyang lolo. Ngunit nawala ang lahat ng kanyang frustration dahil sa isang balita. Yes, come in. Tugon niya sapagkat may kumakatok. Mabilis na bumukas ang pinto at iniluwa nito ang kanyang sekretarya. Dala nito ang balitang matagal na niyang gustong marinig. Sir, someone named Lara is on the line. Redirect the call to me. Nagmamadali niyang anya. Sumunod naman ang kanyang sekretarya at mabilis na ginawa ang kanyang utos. Bago sagutin ang tawag ay nagbangga pa siya na tila ay kalmado at hindi umaasa sa tawag nito. Yes? Gareth, ano kasi? Pasensya na sa pagtawag. Just tell me what you want. I'm busy. Mababakas ang inip sa kanyang boses. Kahit unti-unti nang gumuguhit sa kanyang labi ang malapad na ngisi. Tinatanggap ko ng alok mo. Mahinang bulong pa nito mula sa kabilang linya. Nang marinig yun ay halos mapatayo si Gareth sa kanyang kinauupuan. Sa wakas, umaayon ng lahat sa kanyang plano. I see, then meet me? Kalmado pa rin siyang sumagot. Nagbigay siya ng oras at lugar kung saan sila magkikita. Ngunit napataas ang kilay nang sabihin nitong sa ospital na lamang sila magtagpo. Labag man sa kalooban ni Lara pero nagawa niyang tawagan si Gareth upang tanggapin ang alok nito sa kanya. Hindi man siya sang-ayon sa paggamit nito sa kanya para makuhang mana. Pero sa sitwasyong ito, kailangan rin niya ang tulong ni Gareth. Gagawin niyang lahat para sa kanyang pamilya. Matagal nang nakaratay ang kanyang nanay dahil sa stroke. At nitong isang gabi lamang ay biglang sumama ulit ang pakiramdam nito. Wala siyang nagawa kundi dalhin muli ito sa ospital. Pero ayaw gamutin ng mga doktor ang kanyang nanay kung walang paunang bayad. Kaya naman kinapala na niya ang kanyang mukha at nakihiram ng cellphone, matawagan lang ang binata. Habang naghihintay sila ng kanyang nanay sa isang waiting area, dumating naman si Gareth. Mabilis na nagtagpo ang kanilang mga mata. Tila ay gusto niyang mapaluha na makita ito. May kakaibang kapanatagan siyang nararamdaman. Nagmamadali rin naman itong lumapit sa kanila at binuhat ang kanyang nanay. Nang makalapit sa front desk, galit nitong kinausap ang mga nurse doon. What kind of hospital is this? Can't you just confine her instantly? What if something happens? Sorry po. Takot na takot na sagot ng mga nurse at nagmamadaling inilagay sa stretcher bed ang nanay ni Lara. Medyo nangatal pa sa galit si Gareth at napansin naman yon ni Lara. Nagawa niyang hawakan ang kamay nito. Napasilay naman ito sa kanya bago huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Okay ka lang? Tanong pa ni Lara kay Gareth, sabay abot ng tubig rito. Yeah, thanks. Sagot nito. Bahagya pang napabuntong hininga ang dalaga nang mapansin na parang mas takot at kinakabahan si Gareth kesa sa kanya. My grandpa is also at the hospital right now. He's still not waking up from coma.
Ha? Diyos ko, kawawa naman. Kamusta na siya? Hindi makapaniwala niyang Anya. Hindi inaasahan ni Lara na mag-open up sa kanya ang isnabero at poker face na kagaya ni Gareth. At habang pinakikinggan ng kwento nito, sa unang pagkakataon, nasilayan ni Lara ang tunay na emosyon ni Gareth mula sa nangungusap nitong mga mata. Maya-maya pa'y natigil ang pag-uusap nila nang dumating na ang doktor. Mabuti at hindi naman ganun kalalang sakit ng nanay. Kailangan lamang nitong magpahinga at maaari na rin silang makauwi. Nay, kamusta na ho kayo? Bungad pa ni Lara sa bayakap rito. Maayos na anak, salamat sa tulong mo. Napapaluhari naman itong bulong. Ngunit nang mapunta kay Gareth ang tingin nito, mabilis itong napangiti bago nagsalita. Iho, salamat sa pagdadala mo sa akin kanina ha. Kaano-ano ka ba ng anak ko? Natigilan naman sila parehas. Pero dahil naalala ni Lara ang pagtanggap niya sa alok ni Gareth, kaya siya na ang nagsalita. Nobyo ko po siya, Nay. Pasensya na ho't ngayon ko lang naipakilala sa inyo. Wala na rin namang magagawa sapagkat bago matapos ang buwan na ito, ay kailangan ko rin namang magpakasal sa kanya. Isip-isip pa ni Lara habang nakatingin sa gulat na mukha ng kanyang nanay. Ganun ba? Salamat talaga, iho, ha? Gareth na lang po. Magalang naman itong ani. Halos mapahalakhak naman ang tawa si Lara sapagkat hindi bagay rito ang maging maamo at masunurin. Sanay siya sa masungit at malamig nitong ugali. Nang hapong yon, naiuwi rin nilang nanay ni Lara sa bahay. Halos mabali naman ang leeg ng mga tao sa kanilang lugar dahil sa gwapo at yaman ng lalaking naghatid sa kanilang mag-ina. We should arrange everything before the month ends. Saad ni Gareth mula sa kabilang linya. Napapatango lang naman si Lara sapagkat ito lang naman ang dahilan kung bakit siya tinutulungan ni Gareth. Oo, nanlulumo niyang sagot. Bukod sa gamot, bahid sa ospital at grocery na ipinamili ni Gareth sa kanila, binilhan pa rin siya nito ng cellphone para matawagan siya. What's the matter? Wala naman. Malungkot pa niyang ani. Hindi niya alam na ang kausap sa cellphone niya ay nasa likod lamang pala niya at kanina pa siyang pinagmamasdan. Andito pa naman siya sa labas ng bahay at nag-iigib ng tubig. Hindi muna siya pumasok sa trabaho para maalagaan ang kanyang nanay. Ate, may tao po. Nagtataka pang ani ng kanyang kapatid, sabay turo sa lalaking nasa likod niya. Ha? Sin... Uy, Gareth! Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong at mabilis na ibinaba ang hawak na cellphone. Nasa casual lamang ito na damit. Pero gwapong-gwapo pa rin ito sa simple nitong t-shirt at pants. May dala rin itong mga paper bags. Here. Anito sabay abot sa kanya ng dala. Ah, salamat. Alika, pasok ka muna. Sinamahan pa niya ito papasok sa kanilang bahay. Imbis na siyang magbuhat ng timba, nagpresenta na ito. Kaya naman muli ay napatawa siya dahil sa itsura nito. What? Napapataas kilay naman itong tanong. Wala naman. Mas natawa pa siya dahil sa paggunot ng noon nito at masamang tingin sa kanya. Psst, hindi na uubra sa akin yung mga tingin mong yan. Sanay na ako dyan. Napahagik-hik pa rin niyang turan ngunit seryoso lang naman siyang tiningnan nito. Ibinaba rin ito ang dalang timba at dahan-dahan siyang nilapitan. Dahil sa takot ay napaatras naman siya. Nang makorner siya nito sa paderay, mabilis na napapikit siya. Napasinghap na lamang siya nang maramdaman ng sunod na nangyari. Napahinga siya ng malalim nang maramdaman ng mahigpit at mainit nitong yakap. Tila naman ay nahipnotismo siya at nagawa na lamang na yakapin rin ito pabalik. Napabalik lamang sila sa katotohanan dahil sa mga tigham na naririnig mula sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ahem, ano yan ate? Sabi ni Joshua. Ate, may boyfriend ka na? Napangangapas sa gulat ang bunsong si Adrian. Ah, oo, siya nga pala ang kuya Gareth nyo. Nahihiya pa niyang pakilala sa dalawa. Ngumisi lang naman ang mga ito bago tumakbo pa uwi. Napabuntong hininga na lamang siya at napaiwas ng tingin sa isa't isa dahil sa hiyang nararamdaman. Nang hapon na yon, matapos bumisita sa kanila, inihatid pa niya si Gareth hanggang sa kotse nito. Ngunit bago siya makaalis ay muli siya nitong hinila papasok. Bakit? Ah, pag-uusapan nga pala natin yung kasal. Pero bago sa lahat,
Salamat sa pagtulong mo sa amin, Garrett. That's nothing. Where can I deposit the money? Anak ko, hindi. Maayos ng kalagayan ni nanay at salamat sa'yo. Hindi ko na kailangan ng malaking halaga. Kaya ko pa namang magtrabaho para sa pamilya ko. Are you sure? Hindi makapaniwala si Garrett sapagkat malaking pera yon. Makakatulong yon sa pamilya ng dalaga. Oo naman, huwag ka mag-alala. Tutulungan pa rin naman kita para makuha mo ng mana mo. Nakangiti pa nitong ani sabay hampas sa kanyang balikat. Napayuko naman si Garrett dahil sa paghanga niyang nararamdaman. Kung sino pa yung taong walang-wala sa buhay, sila pa yung hindi ganid sa pera. Sa mga oras na yon, nagawang sabihin at ipaalam ni Garrett kay Lara ang tunay niyang sitwasyon. Ano? Ang tindi naman ng mga kamag-anak mo? Napapailing na komento nito. Yeah, and for me, to secure the inheritance is to marry you. Pero paano ko nakilala ng lolo mo? That's the mystery. Hindi ko rin naman siya matanong dahil under pa rin siya ng coma. Tunay, nakakagulat pero kung ako lang makakatulong sa'yo, handa ako. Akong bahala sa'yo. Saad pa ng dalaga habang nakataas ang kamay na tila ba'y nanunumpa. Napangiti na lamang ng tipid si Garrett sapagkat kakaiba talaga ang babaeng ito sa lahat ng nakilala niya. Sa mga dumaan na araw ay nagpatuloy ang pagbisita ni Garrett sa pamilya ni Lara. Dati ay hindi niya alam kung paano isisiksik sa maliit na bahay na ito at kung paano pakikisamahan ang mga taong ngayon lamang niya nakilala. Pero ngayon ay halos tunay na kapamilya na ang turing sa kanya ng mga ito. Nagmamadali at masaya siyang binabati at sinasalubong ng mga kapatid ni Lara kapag dumarating siya rito. Kuya! Kuya Garrett! Kuya, dito ka po ulit maghahapunan sa amin? Bahagya namang napaangat ang gilid ng kanyang labi dahil sa mainit na pakikitungo sa kanya ng mga ito. Oo naman, andyan na ba ang ate nyo? Opo, nagluluto po si ate ng gulay na may sardinas. Napatango na lamang siya habang magkakasabay silang papunta sa maliit na bahay ng kanyang magiging soon-to-be wife. Uy Garrett, ikaw pala, pasok! Pagbati sa kanya ng dalaga. Yumuko naman siya magkasya lamang at nang makapasok, ang dating nanghihinang nanay ni Lara ay mas maayos na ang kalagayan ngayon. Nakakainom na kasi ito ng sapat na maintenance na gamot at may regular na check-up na rin. Iho, ikaw pala. Pagbasensyahan mo na itong tirahan namin ha. Wala ho yun. Kamusta ng pakiramdam nyo? Tanong pa niya sabay mano rito. Nginitian naman siya nito at hinaplos pa ang kanyang ulo. Kahit sa simpleng galaw na yon mula sa isang nanay, ay talagang nakakapagpainit sa kanyang damdamin. Habang nakatingin sa payat at sakiting pangangatawa ni Aling Rosa, tila ba'y gusto ni Garrett na bumawi sa mga bagay na hindi niya nagawa para sa kanyang mga magulang. Kaya naman masaya niyang nginitian ito at ibinigay ang kanyang pasalubong. Habang nakaupo sa sahig, pinagmamasdan ni Garrett kung gaano kasaya at puno ng ligaya ang maliit na tahanan na ito, kahit na napakahirap ng mga taong nakatira rito. Hindi katulad ng kanyang mga kamag-anak na puro pera at kasakiman lamang ang bukang bibig, ang tanging alam. Sa tanang buhay niya, sa mga taong hindi pa niya kadugo siya nakaramdam ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya, napagtanto rin niya na hindi pala estado ng pamumuhay o yaman ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Isang barong-barong, mahirap man pero masaya at kontentong pamilya ay sapat na at doon na-realize ni Garrett na ang bagay na yon ang wala siya. Matapos kumain ay nagpaalam muna siya na lalabas upang magpahangin. May luma namang bangko sa gilid ng bahay ni Lara. Doon na lamang siya naupo. Habang nakatingala sa dumidilim na kalangitan, ay naramdaman niya na may tumabi sa kanya. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala pang saad ni Lara sa kanya habang sinasalat ang kanyang noo at leeg. Malambot naman niya itong tiningnan bago kunin ang kamay nito. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Maliban sa kanyang lolo, si Lara lamang ang tunay na nakakaintindi sa kanya. Ganun rin ay hindi siya iniwan kahit na masama ang kanyang ugali. I'm okay. Tipid pa niya itong nginitian. Sigurado ka ba? Bakit ka nangingiti? Bakit? Masama bang ngitian kita? Hindi naman pero kailangan mo lang naman ako bilang fake wife mo. Kaya hindi mo naman kailangan gawin pa yan. Napapatangong ani ng dalaga dahil nag-assume na naman siya. Napakagaling naman kasi ni Garrett na magbigay ng mixed signals. Hmm?
It's different now. Sagot niya. Anong ibig mong sabihin? It's not that I need you now. I want you. Diretso at seryoso niyang tugon sa dalaga habang nakatitig sa mata nito. Hinigpitan rin niya ang pagkakahawak sa kamay nito upang maramdaman na totoo siya sa kanyang pahayag. Ha? Seryoso ka ba? Yes. Desidido niyang tiningnan si Lara bago lumuhod sa harap nito. Alam ni Garrett na hindi siya magsisisi sa kanyang desisyon. Pero pangit ako. Mahirap at hindi nakapag-aral. Naluluha nitong saad sa kanya. I don't care. All I know is that I want to be with you. Right now and for eternity. Binuksan niya ang maliit na box na hawak. Garrett! Just yes or no. Nagpo-propose ka ba o nananakot? Natatawa nitong ani. Both? Nakangisi naman niyang tugon. Iba ka talaga. Pero sige, yes na. Anito habang nagpipigil ng ngiti. I know you will. Mayabang niyang saad, sabay tayo at lagay ng singsing sa daliri nito. Ewan ko sa'yo. Nakanguso namang tura ng dalaga. But you still love me. Hindi ah. Bago pa ito makapagsalita ay inunahan na niya ng halik. Ito na bang sinasabi ni Lolo na may darating na tao na tunay na makakaunawa sa aking nararamdaman? Kahit hindi ko sabihin, isang tao na tunay na magmamahal sa akin, hindi dahil sa pera, at isang tao na tunay na mamahalin ako. Kung ito na nga, wala akong pinagsisisihan na sa kanya nahulog ang puso ko. Bago pa sila magpakasalay, may isa pang balita na gumulantang kay Gareth at Lara. Sa wakas ay nagising na ang lolo ni Gareth. Masaya nila itong binisita sa ospital. Kahit nangihina ang matanda ay nagawa pa nitong makilala si Lara. Iha, masaya akong makita ka. Siguradong hindi mo na ako natatandaan. Nagkita na po ba tayo noon? Oo naman, at alam kong masipag, mabait at mapagkakatiwalaan kang bata. Kaya nga sa'yo ko iniwan ang aking apo. Pagtukoy pa nito kay Gareth. Ganun po ba? Pero saan po ba tayo nagkita noon? Napakabata mo pa, kaya hindi mo pa ako natatandaan. Pero ang iyong ama ay ang family driver ng aking anak na si George. Wait, you mean his father is the one who saved me back then? Naguguluhan namang napatingin pabalik-balik si Lara kay Garrett at sa lolo nito. Hindi niya naiintindihan ang lahat, kaya naman ikinuwento ito sa kanya ni Garrett mula sa simula. Doon niya nalaman na ang kanyang ama ay family driver ni na Garrett noon. Nang maaksidente ang kotseng sinasakyan ng mga ito, ang ama ni Lara ang naglabas sa 10 taong sigaret mula sa umaapoy na kotse. Babalik pa sana ito sa loob para iligtas ang kanyang mga magulang ngunit sumabog na ang kotse na ikinamatay ng mga magulang nito at ng kanyang ama. Matapos ang aksidente ay hindi namin mahanap ang pamilya ni Albert, kaya hindi namin sila nabigyan ng tulong. Ilang taon muna ang nakalipas saka ko lamang nalaman ang tungkol sa iyo, Iha. Pasensya ka na kung hindi ako nakapag-abot ng tulong sa inyo. Tulalang napatango na lamang si Lara sapagkat mula sa pagkakatanda niya, matapos sabihin ng kanyang ina na wala ng kanyang ama, nagbunta sila sa probinsya para matagal niyang inisip na tila ba'y inabandon na sila ng kanyang ama at iniwan upang maghirap. Ngayon lamang niya napagtanto na isa itong bayani na nagsakripisyo ng buhay para sa iba. Naramdaman na lamang niyang mahigpit na yakap ni Garrett habang hinahaplos ang kanyang likod. Hindi niya napansin na bumubuhos na pala ang kanyang luha. Habang nasa ganoon silang posisyon, ay masaya lamang silang pinagmamasdan ng matanda. Tuwang-tuwa ito sapagkat sa wakas ay maiiwan na niyang apo na may makakasama sa buhay. Hindi nagtagal ay nagpakasal rin sila. Naroroon ang pamilya at mga kaibigan ni Lara. Ganoon rin ang lolo ni Garrett. Wala nang nagawa mga kamag-anak nito upang baguhin ang nasa last will. Nagawa lahat ni Garrett ang kondisyon na nakasaad sa dokumento. Mabilis na iniaho ni Garrett ang pamilya ni Lara sa hirap at binilhan ng mga ito ng maayos na bahay. Pinag-aral ang mga kapatid nito at pinatigil na siya sa trabaho. Hindi akalain ni Lara na ang lalaking muntikan ang makasagasa sa kanya noon, ang lalaking arrogante at poker face, ang magiging asawa pala niya at magiging ama ng kanyang magiging mga anak.
Makalipas ang ilang taon, mula sa tahimik na silid ng isang ospital, ay nabasag ang katahimikang namamayani sa buong lugar nang magsalita ang taong nakahiga sa hospital bed. Oh, huwag ka nang umiyak. Andito na si Lolo. Masayang ani ng matandang nasa hospital bed habang karga-karga ang isang malusog na baby. Lo, ako na hong bahala. Magpahinga na po kayo. Pagpepresenta ni Lara, pero ayaw ibigay ng matanda ang kanyang anak. Mukhang tontuwa ito sa apo nito. Sige po, kukunin ko lang po sa kotse ang gatas. Pagpapaalam naman ni Lara. Pag-alis ni Lara, saka namang pasok ni Gareth sa kwarto ng kanyang lolo. Where is she? May kinukuha lang sa kotse niyo. Sagot ng matanda habang nakikipaglaro sa baby na hawak. Kamukhang kamukha mo talagang apo ko. Pagpuri pa nito sa kanyang apo na lalaki. Of course, he'll inherit my good looks. Mayabang namang ani Gareth sa matanda. Matapos umupo sa silyang nasa tabi ng kama, nagsimula na rin siyang magbalat ng mga prutas. Katulad ng palagi niyang ginagawa kapag dumadalaw siya rito noon. Ang pagbabago na lamang ngayon ay hindi na siya nag-iisa. May pamilya na siyang kasama. Oo nga, bigla ko rin naalala noong mga panahon na sinabi mong wala kang balak mag-asawa. Pero tingnan mo ang sarili mo. You have a wife and a child now. I guess we really don't know what will happen in the future, Lo. Napapakibit balikat niyang saad, sabay kuha sa anak. Nginitian naman siya nito ng pagkalapad-lapad, kung saan ay naalala niyang ekspresyon ng asawa. Wakas.